Hello, mga kamamsis, ka-farmers. Good morning, good afternoon, or good evening. Whatever meron sa inyong kinaroroonan, ay binabati ko kayo ng magandang buhay. So, for today, gagawa tayo ng isang merienda. Eka nga sa probinsya ay merindal. Ito ay ang turon. Pwede rin itong panghimagas pagkatapos kumain. Depende na lang po sa inyo. Yan. At ito ay may flavor. Gagawa tayo ng makapuno flavor. And then, cheese and langka flavor. Ayan. And ito yung cheese and then langka flavor. And meron naman tayo na ube. Ayan, nagkaroon na ng langka ang ating ube. Yan. At lalagyan natin siya ng brown sugar. Yan. Ang aking saging ay medyo na ripe na dahil kahapon ko pa binili yan, mga kamamsis. Dahil sa, sabi ko nga ay butuhan, bumili muna ako ng mga ulam-ulam, ganyan, pang merindal. Kaya lang, medyo natagalan tayo sa pagboto kasi mahaba ang pila. So, hindi na natin nagawa yan, yan kahapon. So, ngayon, natin itutuloy. Yan. So, sabi ko nga ay magandang buhay. Mag-i-start na ang Kamamsi Edit na magbalat ng ating saba. Ayan po at atin ang nabalatan ng ating mga saba. And at this point, pwede na tayong magbalot ng ating mga turon o ang ating saba na gagawin nating turon. Ayan. Meron tayong sugar. And hindi po tayo sponsored nito. Ito lang po ang nabili ko sa my grocery. Now, mag-start na po tayo. Una natin gagawin ay ang langka at ang keso. So, bubudburan muna natin ng kaunting sugar dito. Bubudburan lang po natin. And ilalagay natin ang ating saging. Yan. And lalagyan natin ng langka. Yan. Mga tatlong piraso na langka. Ihilera lang natin dyan. And lalagyan natin ng keso. Yan. Ihilera din natin ng keso. Yan. Ang sarap nito. Yan. Tapos, saka natin uli. Bubudbura ng kaunting sugar. Konti-konti lang dahil matamis na po yung ating langka. Baka naman nasobrahan. So, moderate lang ang ating lalagayan. And, lalagyan ulit natin ng takip. Tatakluban natin yan. And, atin ng ibabalot. Lagyan pa natin ng onting sugar para medyo may lasa naman siya dito. Yan. Good lang ng onte. Yun. And, atin na pong ibabalot. Ihigpitan lang po natin ang balot para yan. And lalagyan natin ng onting tubig dito sa may dulo upang yun ang magsasara sa ating yan. Ganito lang po. Yan. Gagawa ulit tayo. Paulit-ulit lang po. Ganun lang ang gagawin natin. Napakasimple. And alam ko naman, alam nyo na po ito. Kaya lang, yung flavor lang ang ating ibinibigay ng idea na lagyan natin ng ganito. Kumbaga, pasarapin natin ang ating simpleng turon. Yan. And ganun pa rin, lalagyan pa rin natin ng langka. Yan. Ihilera lang po natin. And ihilera rin natin ang ating mga keso. Ayan. Tikman nyo po ito. Napakasarap po nito. And lalagyan ulit natin ng sugar. Paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang. Para may lasa. Ayan. Lalagyan natin konting sugar. At lalagyan na natin ang kanyang takip. Ayan. Ayan. Ganyan lang po. And atin uling ibabalo. Medyo iaasog-asog po natin para tight ang ating hindi ko pala nalagyan yung banda ibabaw. Yan.
para medyo may lasa. Ayan. And iaano lang natin, iro-roll natin siya ng ganito para mabalot. And lalagyan natin ulit. Again, lalagyan ulit natin ng onting water dito sa bandang dulo para ma-sealed. And then roll it. Ayan. So, ganun lang po. Ayan. Ayan ulit. At ngayon naman, this time ay gagawin naman natin ay ang makapuno. Same lang, same procedure. Budbud lang tayo ng onting brown sugar. And ilagay natin ang ating, yan, ang ating saba. And lalagyan ko na ulit siya ng onting sugar. Onti lang, kasi matamis na po ang ating makapuno. Yan, onti lang. And ilalagay natin ang ating makapuno diyan sa may ibabaw ng... Kukuha lang ako ng tinidor. Pagkat para madaling makuha po. Ayan, ayan. Dapat ay tinidor pagka ganito para maihilera natin ang mas maayos. Ayan. Ganun lang po. Madali lang naman po. Ayan. Ihilera natin. Ayan. Para... scattered lang natin yung ating ano, i-scattered lang natin para malagyan lahat. And tatakpan uli natin. Yan, and bubudburan uli natin ng bahagyang sugar. Bahagya lang, gawa ng meron ng akako na sugar o matamis na ang ating makapuno. Baka naman sumobra sa tamis, bawal naman po yun. And ganun pa rin, atin pong ibabalot. Yan, ganun lang po. Dahan-dahan na medyo iaano natin ng konti para tight. Yan. And, iro-roll. Roll. Again, lagyan natin ng konting water para ma-sealed ang ating turon. Yan. So, yan. Ganito lang po. Again, ay naglagay na ako ng ating saba. Yan. And, nilagyan ko na siya ng onting sugar. At ilalagay na natin ang ating makapuno. Ito ay makapuno flavor. So yummy! Para naman po may naiba naman po na lasa ang ating turon. Yan, nalaglag sa gilid. Buti na lang, nasa lunang ating plato. Yan. Scattered lang po. Scattered lang natin. Yan. And... ganun lang, madali lang. Tatakluban natin ng another tawag dito banana. Itong ating saba. Tatakluban lang and ganun pa rin. Teka, may nalaglag na. Yan, and then medyo hihigpitan ho natin ng konting ganun para tight. And iro-roll. And then lalagyan natin ng konting water. Paulit-ulit lang po yan. Paulit-ulit lang. Para ma-sealed ang ating turon. Yan. Ayan po. Yan ang ating turon. And this time, ang gagawin naman natin ay ang ating pumipili ako ng pabalat o wrapper na medyo may malambot-lambot. Kasi kanina ko pa ito hinimay-himay at medyo lumulutong na. Yan, dapat laging fresh. Kumbaga yung malambot pa. Para madaling i-roll. And then, lagay ulit tayo ng konting sugar. Scattered natin dyan. And lagay tayo ng ating saba. Yan. Saba. At lalagyan natin siya ng ito, yung ating ubi. Ubi halaya, eka nga. Para mag-add ng flavor sa ating turon. Kumbaga, kakaiba siya. Meron na ng mga gumagawa nito. Yung akin lang naman, basta hindi pa nakakakita, ay isinishare ko lang. Yan. And
Ayan. And again, lagay ulit tayo ng onting sugar. Iba po kasi lasa ng tamis ng ube o ng halaya na yan. Dito sa sugar na ilalagay natin. Talaga pong nilalagyan to ng brown sugar. Ayan. And again, iro-roll ulit natin. Iro-roll natin siya. Then, kailangan ay tight para hindi kakawala. Ayan. And, lalagyan ulit natin ng konting water. Ang ating pang water ay na kutsara ay nagamit ko lang sa ubi. Ayan, sa ating halaya, ubi. Ubi halaya. And again, ito ang ating magawa. Ipiprito natin to maya-maya lang. Ayan. Again, gagawa ulit tayo para dala-dalawa ang ating nagawa. Para sa present, sa ano natin, demonstration. Ayan. Again, scatter ang ating sugar and then ilagay natin ang ating banana sa bahang and lagyan uli natin ng ubi, halaya. Yan. Pasensya na kayo mga kamamsis, medyo maliit po ang aming kitchen. So, tsaga-tsaga lang, ganun talaga. Sa Nueva Ecija, medyo may kalakihan po at dun sa may Antipolo. Dito po kasi tindahan lang po ito ng mga kumbaga mga pwesto, mga commercial. So ito po ay para sa tindahan ng mga itlog or anything na gustong ipwesto rito. Kaya lang ang mga kitchen po rito ay maliliit lamang. Yan, ganyan lang po. And again, iyaan natin, iro-roll natin itong iyaan natin wrapper. Lumpia wrapper and then iro-roll. Kailangan tight para hindi kakawala. And lalagyan ulit natin ng konting water sa dulo para ma-seal. Ayan. Ganyan lang po. Gawin lang po paulit-ulit at para sa ating masarap na turon. Pwede rin naman po tayong gumawa ng half-half kasi yung iba naman, hindi nila gusto yung masyadong marami. Depende. Binibigyan ko lang kayo ng idea. So, ito ay half and then lalagyan natin siya ng langka. Yan. Para may masarap na flavor, langka. Yan. And lalagyan natin ng cheese. Yan, cheese sa gitna, langka. And lagyan ko rin ng konting sugar. Iba naman talaga ang lasa ng may sugar. Yan. Yan. Konti lang. And lagay na po natin yung kanyang kapartner ng taklog. And again, babalot natin. Yan. Again, gumagawa tayo, sabi ko nga, paulit-ulit lang. Lagay ulit tayo ng langka. Yan. And, dalagyan ulit natin siya ng keso. Meron pa kasi tayong ingredients, sayang naman. Kaya, tinatapos po natin. And, dalagyan natin ng konting sugar cane. Pampalasa. Then, tatakluban natin ng ating sabahan. Yan. And ating iro-roll. And ating i-babalot. And ayan. Okay. Ay, nalagyan natin ng konting water. Ayan po. Ay, mubo pa. Yan, nilagyan na po natin yan ng sugar. Now, nilagay natin itong ating saba and ilalagay natin. Ihilera na naman uli natin ang ating mga langka. Langkang pagka, sarap-sarap. Yan. And lalagay natin ang ating keso. Yummy! Yan. Lagyan natin ng konting sugar, pampasarap.
Then, i-roll. Ay, mali. Tatakluban. Ayan. Tatakluban natin. Ayan, ganyan. Roll agad eh, no? Roll agad, roll. And then, kailangan medyo tight. Kailangan medyo tight siya. Medyo pipiga-pigain mo para maano siya. Then, i-roll. Ayan, roll. And then, lagyan natin ng tubig sa dulo para ma-sealed. And, ayan na siya. Ngayon naman ay magpapainit na tayo ng ating frying pan. Yan. Yan, mainit na yung ating frying pan. And lalagyan na natin siya ng oil. Yan. Kailangan medyo marami-rami ng oil para maluto yung ating turon. Yan. And pag nararamdaman nyo na yan ay mainit-init na, ay pwede na nating ilagay. Kasi hindi naman pwedeng sobrang init. Baka naman agad ay matusta ang ating pabalat ng ating turon. Yan. Hindi ko siya kinukompress or siksik dahil sa para maganda ang maging luto. Ayan. Pwede na yan at lalagyan natin ng isang maliit sa dulo. Ayan. Okay, antayin natin maluto muna. Yan, medyo mapula-pula na ang ating piniplitong turon. So magwe-wait lang po tayo ng mga few minutes at pwedeng-pwede na po iyan. At this point, ay pwede na natin hanguin ang ating turon. Ayan. At napakaganda na ng kanyang pagkapula. Sakto-sakto lang. Lalagay natin, hihina muna natin yung apoy. And, eto, lalagay natin dito sa may strainer. Ayan. And, ayan. Para tumiktik ang aming mantika. Yan. Ay, nalaglag. Nagpapatawa ang kamam si Edith, ha. Nalaglag po. Buti na lang, wala akong, ano, ayan, ala ako yung expression na, ay, kalabaw. O, diba? Buti ganun. Ayan. So, naiwanan yung dalawang bubotsyog sapagkat ito ay nasira ang pabalat. Kaya, naging bubotsyog. Ayan. And, ito yung tatlong ating finish o ang ating cook na turon, ang bango kaya. Naamoy ko yung langka at saka yung parang yung makapuno at saka yung ubin. Aamoy-amoy ko pa dito. Oh, ayan. Oh. Ayan. And maglalagay na tayo ulit. Ayan. Maglalagay na tayo ulit upang makaluto tayo. Ayan. Ayan. Again. Yun nga lang, hindi ko na matandaan mga kamamsis kung nasa na yung ube, nasa na yung makapuno, at nasa na ang ating langka. Ay, nako, nakakatuwa ang kamamsi Edith. Yan, hindi ko matandaan talaga. Dapat pala, meron akong separate na lalagyanan para sa mga iyan. Para pag pinatikman ko, eto naman ang ube, eto naman ang makapuno, or eto naman ang ating cheese langka.
Eh, paano kung mapunta lahat sa kanila yung cheese lang ka? Or kaya naman, puro ube. Diba po? So, may mali si Kamam si Edith. Yan. Aminado naman ako, habang ginagawa ko ito ay natatawa ko parang may mali. Nilakas ko ng konti ang ating flame upang mahango ko na itong first batch na ito. Yan. At ating i-drain ulit dito sa ating strainer. And si Bobochog, ayan na, malapit na maluto si Bobochog. Bobochog eh, no? Bobochog talaga eh. Kasi ang taba kaya, ayan. Kanina nakakatawa, nakaano ko, naka-gloves akong ganito. Tapos, sumausaw yung dulo. Tinanggal ko na lang, nainitan. Nakakatawa talaga. Ano ba yan? Kamam si Edith. Pagagalitan ka ng sangko. Ano ba yan? So, mamaya lalagyan uli natin siya. And hinaan muna natin para gradually ang maging luto ng ating saging. Dahil hindi naman natin to i-deep frying. Dapat kasi, ang totoo nun, ang mga ganito ay naka-deep frying. O deep fry. Eka nga. Doon sa mga nagtitinda ng mga turon dyan, ng mga banana cue dyan, kung makikita nyo, isang kawa yun, isang kawa rin ng mantika, itatalbog lahat doon. Since, medyo may kamahalan po ang oil. So, ganyan lang ginawa ni Kamam si Edith. Nagtsaga na lang ng mahinang apoy. O, para-paraan din po, di ba? Yan. Konti lang naman yung lulutuin ko. Isang kawa pa ba ng mantika ang ilalagay ko? Nangatwiran yun, o. Ah, ito, ube. O, yun, o. Mga guys, ube yan. Nakikita ko. Kasi color. Siyempre, obvious ba, color ube. Ay, si Kamam si Edith talaga, oo. Medyo mamula-mula na ang ating turon. Kumbaga, malapit-lapit na itong maluto. Yan. Ito yung sinasabi ko, kitang-kita. Siya ay ube. Obvious ba yan, oh? Lumalabas yung ube. Kaya ube siya. May ano eh, may clue. Ayan, si Bobochog. Ayan, konti na lang. Now, ay pwede na nating hanguin itong ating mga turon. Ayan. Luto na po, oh. Baka malaglag eh, ano. Baka malaglag pagka... Ay, nanay po. Nalaglag. Kasi wala nga siyang ano, wala siyang ngipin. Bibili uli ako yung may ngipin-ngipin. Kasi dito dumudulas. O, sinisi ang tong. Aray. Yan, hinaan lang natin ang ating apoy. Ito na yung aking sinasabing may clue. Ayan, o. May clue siya. Mayroon siyang ubing nakalabas. Ayan. And ito sila Bobocho. Ayan. Luto na sila. And ito na lang yung last. Pero maglalagay muna tayo ng another last batch. Ayan. Ito. Wala na po. Ubus na. Ito yung ating cook na turon. And itong dalawa neto, dadagdagan ko pa para kay Rowena Jean. Doon sa aking unika iha. Finally, ay natapos na rin ang aking pagluluto. Yan ang aking finish product ng aking turon na may tatlong flavor. Ube, makapuno, at cheese langka. O langka and cheese. Yan. So, iseserve na natin ito sa aking mga suki.
ang aking family at ang aking mga kasambahay. Yan ang aking mga suki forever. So, mga kamamsis, kabeshis, kaparmers, sana po ay patuloy nyo akong suportahan sa aking ginagawang YouTube channel. And sa hindi pa nagsusubscribe, please subscribe and hit the notification bell para naman lagi kayong updated sa aking mga upcoming videos. Ayan. And comment down below kung ano pa ang gusto nyong ipaluto kay Ma'am si Edith. At ang lagi ko nga sinasabi ay be courageous, be happy, and be natural. God bless everyone!